So, paano ba magtanim ng dragon fruit na hindi na kailangan gumamit ng concrete post? Sa akin kasi nagtanong ako ng concrete post dati. Sabi is 450 kada poste. Hindi pa kasama yung, ano, yung gulong na ilalagay mo sa taas. Ikaw pa ang maghahanap ng gulong. Tapos ayaw pa nila mag-deliver dito sa area ko kasi 25 pieces lang yung in-order ko. So ayaw siguro nila dahil konti lang. Hindi sulit doon sa pag-deliver nila. Eh kailangan ko nang itanim yung mga cuttings kasi nakabili na ako ng mga cuttings nung dragon fruit ko eh. So hindi mo naman din basta-basta lang din na maitanim kung wala siyang kakapitan. Ngayon, marami naman ako madre di cacao dito sa lote ko. Yun ngayon ang ginamit kong poste. Dahil mabilis lang din naman lumaki ang tumubo yung mga madre di cacao. Pero hindi ito advisable sa yung talagang nagda-dragon fruit farming. Yung talagang for commercial purposes talaga yung kanilang pagtatanim ng dragon fruit. Ito ay para lang sa mga backyard gardener na katulad ko na gustong-gusto ang dragon fruit. Ang disadvantage lang nito, hindi mo pwedeng pakapalin yung mga sanga ng dragon fruit mo. Kasi pag masyadong mabigat, baka naman mabali yung puno ng kawate. Kaya ang ginagawa ko kapag ano, medyo alam kong medyo makapal na yung ano, yung mga sanga ng dragon fruit ko, inaagad ko siya ng pruning. Binabawasan ko siya para hindi ko mapal at hindi bumigat. So okay din naman ang tubo ng dragon fruit ko na gamit ang madre de cacao. At hindi lang madre de cacao, yung mga available na mga puno ko dito sa garden ko, katulad ng mangga, katulad ng rambutan, langka, bayabas, duhat, guyabano. Pinagtatamnan ko ng dragon fruit cuttings ko, yung mga puno nila. So, kung ano yung available ninyo na matibay na puno sa garden ninyo, wag lang papaya kasi yung papaya, maikli lang ang buhay niya at saka hindi matibay yan. So, hindi dapat yan na pakapitan mo ng dragon fruit. So, yung mangga yan, pwede. Kasi matibay. Hindi naman mamamatay yung puno kapag kinapitan ng dragon fruit. Basta wag lang pabayaan na kumapal ng kumapal yung sanga ng dragon fruit na matalo na niya ng husto yung puno na kinakapitan niya. Meron ako napanood sa YouTube na pinakapit niya yung dragon fruit niya sa lemon tree. 18 years na nakakapit yung dragon fruit sa lemon tree. Buhay pa rin yung lemon, tapos buhay pa din yung dragon fruit. So, hindi mamamatay ang puno pag kinapitan ng dragon fruit. Unless na pabayaan nyo yung dragon fruit na kumapal ng kumapal na matabunan na niya ng husto yung puno na kinakapitan niya. So sa tulad ko na backyard gardener na nagtitipid, okay na yung ganyan na itanim ninyo yung mga puno ninyo ng ay yung dragon fruit ninyo sa mga puno na available sa garden ninyo. Pero yung puno na matibay kasi mabigat yung dragon fruit. So kailangan makayanan ng puno yung bigat ng dragon fruit nyo. Pero ang ano diyan is alaga dapat sa pruning. Huwag ninyong pakapalin ng husto yung sanga ng dragon fruit para hindi mabali yung puno na kinakapitan niya. Ayan, sa mangga pinakapit ko yung dragon fruit. Nung bumagyo kasi may natumba ako na dalawang poste ng dragon fruit. So marami akong mga cuttings.
Kaya ang ginawa ko, pinagtatanim ko ngayon sa mga puno dyan na available sa garden ko. Katulad nito, guyabano, yan, tinamnan ko rin. Ayan, may bunga na yung guyabano ko. Nauna pang namunga kasi doon sa grafted na guyabano ko. Ito, last year ko lang yan tinanim, yung guyabano na yan. Ayan, sa bayabas, pinakapit ko rin yung dragon fruit. So maraming salamat sa panonood ng video ko. Sana mag-subscribe kayo sa channel ko. Salamat!